Kumusta mga bata? Nandito na naman kayo ngayon sa Re-Learning! Ako nga pala, si Teacher Rina, ang inyong magiging kaantabay sa pagkatuto. Handa na ba kayong matuto? Opo! Halina, buksan ang isipan tungo sa bagong kaalaman. Mape, music. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa rhythmic pattern. Ituturo ko rin sa inyo kung paano sumulat ng stick notation. Kasanayang pagkatuto at coda. Write stick notations to represent the heard rhythmic patterns. Sa ating nakaraang aralin, pinag-aralan natin na ang rhythm ay tumutukoy sa daloy sa galaw ng tunog at pahinga. Ang rhythmic pattern naman ay kombinasyon ng mahaba, quarter note at maikling tunog, eighth note, at pahinga o rest. Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa stick notation. Ang stick notation ay isang paraan para sa pagtuturo ng pagbabasa ng musika na nagsasangkot ng paglalahad ng mga nakasulat na tala sa mga ulo ng nota. Ang nasa ibaba ay isang halimbawa ng stick notation. Kung inyong mapapansin, inalis ang ulo ng mga nota. Tandaan, sa pagsusulat ng stick notation, aalisin natin ang mga ulo ng nota. Matitira ang mga parang stick o katawan ng nota. Ngayon ay ating kilalanin ang mga sumusunod na nota at ang bilang ng kanilang kumpas at katumbas na stick notation. Ito ang quarter note. Ang quarter note ay may isang kumpas. Ang katumbas na stick notation nito ay isang guhit pababa. Sunod ay ang eighth note. Ito ay may 1/2 na kumpas. Ang katumbas na stick notation nito ay isang guhit pababa na parang mayroong kalawit. Beam eighth note. Ito ay may dalawang tig 1/2 na kumpas. Kung inyong mapapansin, ang katumbas na stick notation nito ay dalawang linyang pababa na pinagsama o pinag-ugnay ng isang beam o linyang pahiga. Quarter rest. Ito ay may isang kumpas. Hindi nagbago ang katumbas nito sa stick notation. Kapag sinabi nating rest, nangangahulugan ito ng pahinga o
walang tunog na katumbas. Ang pamamaraan ay madalas na nauugnay sa pamamaraan ng kodali. Binibilang natin ang mga guhit sa measure na kumakatawan sa kumpas upang matukoy ang time meter o signature ng isang awit. Ang time signature natin sa ating rhythmic pattern ay 4-4. Ito ay may dalawang measure, measure 1 at measure 2. Kung inyong mapapansin, ang measure 1 at measure 2 ay pinaghihiwalay ng isang bar. Ang nasa ilalim nito ay ang katumbas na stick notation. Sa ating stick notation, makikita niyo pa rin na ito ay nagtataglay ng dalawang measure, measure 1 at measure 2, at pinag-iiwalay pa rin ng bar. Sa ating stick notation, lagi nating tatandaan na inaalis natin ang ulo ng mga nota. Ito ay isang halimbawa ng time meter o signature ng isang awit na dalawahan, twos, tatluhan, threes, at apatan, fours. Sa ating unang rhythmic pattern, ito ay may time signature na 2-4. Ang katumbas nitong stick notation ay nasa right side. Kung inyong mapapansin, ito ay may dalawang beat sa bawat measure. Sa ating ikalawang rhythmic pattern, ito ay may time signature na 3-4. Kung inyong mapapansin, sa bawat measure, ito ay may tatlong beat. Ang katumbas nitong stick notation ay nasa right side. Kung inyong mapapansin, inalis natin ang ulo ng mga nota. Ang ating huling rhythmic pattern ay may time signature na 4-4. Ang bawat measure ay nagtataglay ng apat na beat. Ang apat na beat na ito ay pinaghihiwalay ng isang bar. Ngayon, pakinggan natin ang awit na Rain, Rain. Rain, rain, go away. Come again another day. Little baby wants to play. Rain, rain, go away. Sige nga, sabayan nyo ang awit. Narito ang rhythmic pattern ng Rain, Rain. Kung inyong mapapansin, sa bandang ibaba ng ating rhythmic pattern ay nakasulat ang katumbas nitong stick notation. Ito ay may time signature na 2-4. Sa bawat syllable ng salita, ito ay may katumbas na nota. Halimbawa, sa salitang rain, ito ay may isang syllable. Mayroon itong
katumbas na isang quarter note. Ang salitang little ay may dalawang syllable. Ito ay may katumbas na bimb eighth note. Tandaan na ang quarter note ay may isang kumpas kaya ito ay may mas mahabang tunog. Ang bimb eighth note naman ay may dalawang tig 1/2 na kumpas kaya ito ay may mas maikling tunog. Ngayon, awitin natin ito. Sabayan niyo ako. Rain, rain, go away. Come again another day. Little baby wants to play. Rain, rain, go away. Mahusay! Ngayon naman, subukan nating ipalakpak ang kanta. Sundin ninyo ang pattern na nasa ibaba na tumutukoy kung paano nyo ito ipapalakpak. Tandaan na ang quarter note ay may isang kumpas kaya ito ay may mas mahabang tunog. Ang bimb eighth note naman ay may dalawang tig 1/2 na kumpas kaya ito ay may mas maikling tunog. Subukin natin. Rain, rain, go away. Come again another day. Little baby wants to play. Rain, rain, go away. Nakuha mo ba? Ulitin natin ito. Rain, rain, go away. Come again another day. Little baby wants to play. Rain, rain, go away. Mahusay! Narito ang ilang mga halimbawa ng beat rhythm na tumutugma sa natural rhythmic flow ng mga sumusunod na salita. Kung inyong mapapansin sa ating gawain, gumamit lamang tayo ng 8th note at bimb 8th note. Una, ang bola ay bilog. Ang salitang ang ay may isang syllable, kaya gumamit tayo ng 8th note. Ang bola naman ay ginamitan natin ng bimb 8th note dahil ito ay may dalawang syllables. Number 2. Puti ang pusa ko. Number 3, si Dora ay bata. At number 4, ako ang iyong guro. Kung inyong mapapansin, sa ating mga halimbawa, gumamit lamang tayo ng 8th note at bimb 8th note. Pareho ang haba sa pagbigkas ng bawat syllable. Gawain 1. Nice kung sumulat kayo ng isang apat na beat rhythm upang tumugma sa natural rhythmic flow ng mga sumusunod na salita. Gumamit lamang ng 8th note at bimb 8th note. Ito'y kamukha lamang ng gawain natin kanina. Number 1. Mahal ko si nanay. 2. May daga sa mesa.
3. Ako ay isang bata. At number 4, si Ben ay payat. Uulitin ko, gumamit lamang ng 8th note at beam 8th note. Gawain 2. Ipalakpak ang bawat salita o parirala. Isulat ang bawat salita o parirala sa ilalim ng tugmang ritmo. Bahay kubo. Candy. Kaya ko. Ang ibon. Baboy. Kain na. Si ate. Batang kalye. Gawain 3. Isulat ang bawat pattern sa music staff. Ang unang tala ay nabigay na sa inyo. Kung inyong mapapansin sa number 1, isinulat natin ang mga nota sa music staff. Gawing gabay ang mga stick notation. Maliwanag ba? Mape, music, ostinato. Kasanayang pagkatuto at coda. Create simple ostinato patterns in measures of 2s, 3s, and 4s with body movements. Ostinato ay isang paulit-ulit na ritmo na ginagamit upang samahan ang isang kanta. Maari itong itugtog gamit ang mga instrumentong ritmo at iba pang mga mapagkukunan ng tunog. Sa ating unang rhythmic pattern, ito ay may time signature na 4-4. Kung inyong mapapansin, kamukha lamang ang ritmo na nasa measure 1 at measure 2. Pareho din ang mga nota na ginamit. Ang mga ito ay tatlong quarter note. At mayroon itong isang quarter rest. Para sa ating ikalawang rhythmic pattern, ito ay may time signature na 3-4. Kung inyong mapapansin, pareho lamang ang ritmo na nasa measure 1 at measure 2. May isang beam 8 note at dalawang quarter note. Para sa ating ikatlong rhythmic pattern, ito ay may time signature na 2-4. Dalawang quarter note naman ang ating ginamit sa bawat measure. Tandaan, sa ostinato, inuulit lamang ang ritmo pagpapakita ng pattern sa pamamagitan ng larawan. Number 1.
Ito ay dalawahan. Pinaghihiwalay ito ng bar. Ito ay isang halimbawa ng ostinato. Kung inyong mapapansin, inuulit ang larawan ng between at araw. Number 2. Ito ay halimbawa ng tatluhan. Pinaghihiwalay ito ng bar. At para sa ating ikatlong larawan, ito ay halimbawa ng fours or apatan. Gawain 1. Gumuhit ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pattern na 2, 3 at 4. At malungkot na mukha naman kung hindi. Number 1. Gawain 2. Isulat ang check kung ito'y nagpapakita ng pattern sa bawat bilang. At X naman kung hindi. Gawain 3. Igrupo ang mga sumusunod sa pattern na 2, 3 at 4. Gumamit ng bar line para hatiin ang mga ito. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Naway may natutunan kayo, mga bata. Tandaan, laging tumutok dito sa Re-Learnings para sa ating mga susunod pang mga aralin. Tandaan, buksan ang isipan, tunok sa bagong kaalaman. Paalam!